billion pesos or pesoses. First time kong makakita, makabasa, makahawak ng isang deficiency tax assessment na ang halaga po ay 3.1 billion pesos. Paano to nangyari? Yan ho yung didiscuss ko sa araw na to, mga ka-taxpayer kong mahal. Paano nangyari? Paano susolusyunan? At paano iwasan? Tatlong bagay na dapat ninyong mapag-aralang mabuti. At bago yan, pakiklik nilang po yung like button, because ang objective ho natin sa pagkiklik ng like button, mas marami hong tao ang makaalam paano nangyari, paano iwasan, at paano solusyonan ang 3.1 billion pesos. Hindi ho ako interesado na kumita sa ating Facebook o YouTube account. Tax specialista at ka-taxpayer. At sa mga gusto hong kumuha ng libro ngayong Christmas, ayan. Ayan po yung libro ko. Pwede ho nyo yung hingin through email para maipadala po yung link sa inyo. And then, umpisahan ho natin yung problem solving. Ano ang problem, sir? Maliwanag dito sa ating binabasa, ito po ay isang mess sa e-sale reporting. So, ito po yung number na tatawagan ninyo kung gusto ho nyo sumali sa ating paglaban sa mga kamalian, katarantaduhan, kagaguhan sa taxation. Ito po yung pinagmulan ng problem. Ayan, kung makikita nyo ho rito, ito po ay POS. Lahat ho ng POS, CRM ay may problema sa buong Pilipinas. Kung kayo po ay kahera na gumagamit ng POS, CRM, presidente, tresorero na may-ari ng POS, CRM. Sa mga hindi po nakakaintindi kung ano ho yung CRM at saka POS, ito ho yung itsura. Makikita ho niya sa mga groceries at saka sa mga department store, sa mga restaurant, pag magbabayad na ho kayo, magre-release yan na resibo. Okay, yung resibo, napakaliliit na resibo. Wala ho akong kopya dito ng resibo. Meron ako rito reseta. Sorry. So, ito po ay problema nito. Nangangamusta ho ako dyan sa region, sa mga taga Metro Manila taxpayer. Ito po ay galing, isang letter na galing na sa Puerto Princesa. Ang tawag ay Notice of Discrepancy. So, from the Notice of Discrepancy, ibig sabihin ho, nakatanggap ng Letter of Authority yung taxpayer at na-discover yung POS, Point of Sale Machine, at yung CRM, Cash Register Machine, ay may problema. Dahil sa may problema po, na-issuean ho ng deficiency assessment o compromise penalty yung taxpayer. Anong problem? Failure to submit e-sales report. Ano problem? Failure to submit e-sales report. Ano ba objective? Bakit tayo pinagsasubmit ng e-sale report? So therefore, ang binayolate daw ay itong section na to. Dahil binayolate mo yung section na yan, ay 3.1 billion yung natatawa ako eh. 3.1 billion yung iyong babayaran. Eh magkano sales? 10 million. Oh, para ho sa gusto mag-franchise sa letter of authority, first notice, second notice, checklist at subpoena do si stakeholder, paki-send niyo lang ho yung email intention para makapagsimula na ho tayong magnegosyo at before Christmas, magkaroon ho kayo ng client. Okay. So,
Ano nangyari? Ano nangyari? Ito ho ay sakit. Na hindi naman ho biglang sisibol eh, 'di ba? Hindi sisibol. Unang-una, mahahawa ka ng virus. Mahawa ka ng virus kasi yung competition mo, yung kaklase mo, yung kamag-anak mo, hindi nagpa-file ng e-sales report. Kala mo pwede ka rin. Hindi na rin ako magpa-file ng e-sales report. Mali. Kasi yung pagpa-file ng e-sales report, mga isang minuto, dalawang minuto, tapos ka na eh. So, ano yung problema doon? Dalawang minuto ng buhay mo, ang ilalaan mo sa pagpa-file ng e-sales report, ang benefit mo is 3.1 billion. O ngayon, pag hindi ka nag-file ng e-sales report, ang risk is 3.1 billion. Ganun, dapat kayong mag-isip eh. Ngayon, may problema na, 3.1 billion. Dahil hindi ka nag-file ng e-sales report from 2018 hanggang ngayon. Ayun. So ngayon, ang sasabihin natin, ano nangyari? Okay, paano nangyari? Ayun. So ang ginagawa kasi ng BIR, ito po yung ginagawa nila. Pakita ko sa inyo. So kukunin nila sa kanilang report, ano yung mga POS ninyo. Ayan. Ilan ang POS mo? Sabing ganon. Eh dito sa dinidiscuss ko sa inyo, ang POS nito, mapapansin nyo, F1. Ibig sabihin, isang POS yan. Eh, ilang POS meron? F37. Ibig sabihin, 37 POS machines or CRM machine, CRM, meron yung taxpayer. So, paano kinocompute? Very simple. Kailan ang due date ng January na POS na sales. Ayan. For example, January POS sale. Kailangan i-file mo ng February 2020, for example. Ang penalty computation is hanggang 2022. Kita mo? Nakikita mo yung difference? So, mga 1,000 plus days yan. So, yung 1,000 days, i-multiply mo ng 10,000 pesos a day, yun ho yung penalty. Kaya ang penalty ho, nung isang machine is 10 million. Isang machine, 10 million. So, kung 10 million, multiply mo ng 37 machine, eh, mga 3.1 billion nga yung compromise penalty. Ganun ho yung kinocompute. So, nasolve na ho natin ano nangyari. Ibig sabihin, ang utak ng BIR, is kukumpyutan ka ng 10,000 pesos per day penalty per machine. So, kung 1,000,000 yung machine mo, patay ka na. Budget na ng Pilipinas yung babayaran mo. 5.3 billion, ha? Yung babayaran mo, buong Pilipinas, ikaw na sasagot kasi yung budget ng Pilipinas nasa sa'yo because hindi ka nag-file ng e-sales report. Yun yung sinasabi natin dito. Now, susunod na ano, paano iwasan? Ayan. Paano natin iwasan? Dalawang bagay ho ang pag-iwas nito. Kung hindi pa ho kayo bumibili ng POS machine, ibig sabihin, wala kayong POS machine sa buhay ninyo right now, wag na kayong mag-POS machine. Wag na kayong mag-CRM machine. Because ang penalty is 10,000 per month. E kung ang sale mo is 10,000 per day. E kung ang sale mo is 1,000 a day. E lugi ka pa. Lugi ka pa. So mag-loose lip ka na lang. That's the solution. Loose lip. Loose lip. Oy, mag-loose lip ka na lang. Ganyan. So, ang gagawin natin, solusyon na, ang isa pang iwas dito, kung meron ka na ngayon, kung meron na, hindi mo na maiwasan yung 10,000 per day compromise penalty. Babayaran mo yan. Eh sir, i-input ko na ngayon. Correct. May failure to transmit ka na on time. Diba?
failure to transmit. Delay daw eh. It's day of delay, sabi. Eh, may delay ka na kahit mo i-input ngayon eh. So, kung 2018 ka nagkaroon ng POS machine at hanggang ngayon, eh, hindi ka pa nagpapile ng iyong e-sales report, may delay ka na. Ang pinag-uusapan, it's day of delay. Delay. Ah, okay. So, ngayon, kailangan nating labanan to, susolusyunan. Okay? Paano sir susolusyunan? Yun nga eh. Yun yung topic ko eh. Pag meron kang ganito at lumapit ka sa akin, hindi mo kayang bayaran yung 1 million na penalty. Hindi. Pero kaya natin yaang matanggal. Totally zero kung magtutulungan tayo. So, kung may kapitbahay ka na may POS machine, may katabi ka, supplier ka, may POS machine, customer ka na may POS machine, ikaw mismo, kapamilya mo, may POS machine, kontakin ninyo ako. Kontakin nyo ako. Next year, ipa-cancel natin kasi maraming taxpayer. Ayokong ma-involve dyan. Correct! Huwag ka ma-involve! Pero, kailangan mong tumulong para sa kapakanan ng industriya ng restaurant, industriya ng mga malls, industriya ng mga grocery. Ang liliit na tao na may POS machine, gusto lang padaliin yung kanilang serbisyo sa kanilang mga kliyente o customer. Ito ang kapalit. 3.1 billion deficiency tax assessment or compromise penalty. Totoo ho yan. Ako ho ay nag-iisip ng paraan para ho matulungan kayo. Kontakin niyo po ako, ande dyan po yung mga numbers ko. Okay? So please, magtulong-tulong ho tayo para masolusyunan ito. Madali lang naman hong solusyunan kung nagkakaisa tayong mga taxpayer. Okay? Ang strategy ng BIR is divide and conquer. Tandaan nyo yun. Disrupt, divide, conquer. Disrupt, divide, conquer. Disrupt, divide, conquer. So, sa mga nag-click na po nito, please, pakisabi nyo sa katabi nyo, mag-click na rin. At nagpapasalamat po ako. At sa mga gusto kong mag-franchise, please, andiyan ho yung number ko. Kontakin ho ninyo. Ang solusyon dito ay sama-samang pag-aksyon para labanan ang compromise na 10,000 per day. Teka muna, bago ko tapusin itong pag-uusap natin, mga ka-taxpayer ko mahal, ito po yung ginagamit ng BIR, Revenue Memorandum Circular. Nasaan yung aking Revenue Memorandum Circular 7-2018? Paki-download nyo lang. Ang purpose na kalimutan kong i-discuss sa inyo is simple lang naman ang purpose eh. Ayan oh. Manghuli ng mga nag-a-undeclare ng sale. Imaginein mo, yung pag-a-undeclare ng sale, ang mga sa tagal ko na pinakamalaking nakikita ko diyan pag nag-underdeclare ng sale, mga 100 million lang eh. 100 million. Underdeclaration na yun ng sale. Eto hindi ka lang nag-declare ng report. 3.1 billion. Confiscatory. Tingin ko na to eh. Okay. So, ito po yung ginagamit ng BIR. Yung train law. Tuwan-tuwa kayo, may train law. Ayaw nyo kasi mag-participate sa ano, deliberation ng batas eh. Pag pumunta naman ako ng Senado tsaka Congress, sasabihin sa akin eh, gusto mo atang ano eh, tumakbo ng senador at tsaka ng congressman eh. Mga klaseng kaisipan niya. Hindi ho ako kompetisyon ng mga congressman at hindi rin ako kompetisyon ng mga senador. Sa inyo na ho yun. Wala akong interest dyan. Ano? Sabi rito, required to transmit yung data ng sale. Yan, no? Failure to transmit. Hindi ka nag-transmit. Shall pay for day each day of violation. 110. Actually, huwag kalimutan nyo na yung 110 kasi ano nakasulat dyan is whichever is higher. Laging higher yung 10,000. Pag maliit kayong company. Of course, pag kayo ay katulad ng malalaking company dyan na may mga malls, ang basis nyan ito. Pero tayong maliliit, laging dito.
O 10,000. Tapos, pag nag-exceed kayo ng 180 days within a year, a taxable year, isang taon lang, permanent closure. Permanent closure. E di pag clean-nose kayo ng BIR, e di wala na kayong pambayad ng 3.1 billion. Okay? So, anong gagawin natin? Mag-file pa rin kayo. Mag-file pa rin kayo kasi pwede kayong kasuhanan under Section 250 ng Tax Code in relation to Section 255. Eh, ilang ano yan? Ilang count yan? Yung per report, sir, is one count. So, merong 12 reports sa loob ng isang taon. O, di 12 counts yun. O, time is 6 years mo. 12 counts. O, 12 counts. Multiply mo ng 6 years. Di 72 years kang makukulong. Ikaw na may-ari, presidente, tresorero ng isang company, hindi ka lang nag-submit ng e-sales report, pwede kang makulong. Kung ikaw naman ay cashier, okay, at naiatang sa iyo yan, nailagay sa iyong job description, ikaw makukulong. Mga cashiers, mag-ingat po kayo. So may kakakalala kang cashier, pakisabi lang ito sa kanila at mapanood nila para maiwasan naman nila. So with that, mga taxpayer, kung minamahal, isa pa hong information na ibibigay ko sa inyo, ito pong paano ho nagkakandak ang BIR ng tax mapping. At tinatax mo, mapping muna yung POS at saka CRM. So ito po yung kanilang ginagamit na technique, which is i-discuss natin sa mga susunod nating pag-aaral. So makakatanggap kayo ng mission order, kawawa naman kayong lahat. Hindi ho kailangan ng letter of authority, hindi kailangan ng letter of authority para ipasara ka, para kolektahan ka ng 3.1 billion. Hindi kailangan, sir. Ngayon pa lang, mag-i-issue na po ang BIR ng mission order at para ho doon sa mga tauhan ko, si Rosel, si Sir John, si Melio, si Sonia, tsaka si Lenlen. Tuturuan ko kayong paghawak ng LOA, kasama pala si Eric, para magkaroon kayo ng magandang hanap buhay. So with that, mga taxpayer kumahal, peace and happiness be with you for life. See you later.